So hi guys, welcome to the channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung kung paano ko kinabit itong mga valve ng aking automatic water changer. So, samahan nyo ako. So ayun, eto kinabit ko na dito yung air pump. Kung naalala niya nung last video, ayan yung Hylian na air pump. Nilagyan ko lang siya ng release kasi masyado siyang malakas. So ayan yung mga tub. Lahat yan, siya nagbibigay ng hangin dyan. Pati dito sa flower horn, pati dito sa mga parang grow out ko ng flower horn, yung 1x1 na tanks. Tsaka dito sa mga 15 gallons, ayan o, makikita nyo ang lakas ng kanyang hangin, malakas. So ito na yung mga valve. Ipapakita ko sa inyo paano namin siya in-install dyan sa setup na yan. So tara. So ayun, kailangan niya ng kakapitan kasi. So naglagay kami ng parang bracket dyan. Dyan naman ididikit mamaya itong mga tubo na to sa ibabaw. Tapos ang ginagamit namin ito, PVC cutter. Para mas mabilis kami magputol ng PVC. So ang ginagawa namin dito, tinutulungan ako ng mga aga ako yung nagpivideo. Ang ginagawa namin, chine-check muna namin yung kung tama ba yung mga sukat bago namin idikit ng PVC cement. So, sukat muna, testing muna, tapos saka namin ibababa, lalagyan namin itong PVC cement. So, ganoon din guys, dito sa tub, dyan na mismo namin pinuputol kasi maganda dito sa PVC cutter, hindi siya parang yung lagaring bakal na magdaglalagay ng debris, may mga nahuhulog. So pwede sa ibabaw ng tub mismo dun maputulin tapos sukatin na lang na ganyan. So ganun bago ulit idikit. Ayan, kumuha ako ng cable tie para yun ang ipangtatali natin. So ayan guys, nilagyan natin ng goma para doon nakakapit, tapos itatali na lang ng cable tie. Pati yung ilaw, doon na lang din namin ilalagay sa bracket na nilagay namin. So ayan, tinatali namin ng cable tie para kasi hindi gumalaw tsaka maging steady. Tapos mas madali kasing tanggalin pag cable tie kaysa idikit namin o itali namin ng alambre. So ayan, mas mabilis yan. Tsaka meron na kaming rating ganyan, eh, madami kaming ganyan, so libre lang yan.
So para naman doon sa mga valve, ini-screw lang namin siya doon sa mismong T connector na meron ding thread. Nilagyan namin yan ng Teflon. Kaya hindi namin yan dinidikit kasi para pag kailangan mong i-adjust. So ayan, pinapatuyo lang muna namin yung mismong PVC cement. A few moments later. So ayan, tuyo na guys. Ready na, pwede na natin siyang testingin. Tara, pakita ko sa inyo paano ko siya gagamitin. So ayun guys, kinokonekta lang namin siya dyan, nilagyan ko siya ng connector dyan sa dulo para ikakabit ko dun sa mismong pond o kaya sa tap water, tapos magdidistribution ng tubig dyan. Titigil na lang yan pag na-reach na yung certain level. Ngayon pag ayaw namin sa pond, tatanggalin lang namin tong connector na to, ikakabit ko lang dito sa tap water, sasara ko lang yung mga valve, bubuksan ko siya. Tapos gumagamit ako nitong timer, for example, set natin ng 15 minutes. Isiset ko lang yan, tatakbo siya for 15 minutes. So ayan, tumatakbo yung tubig. Tapos ayan na, tatakbo na siya dyan sa lahat ng mga valve, sabay-sabay. So nadidistribute siya. Kapag napuno, magsa-stop na. So hindi mo na alalahan ng umapaw. Titigil na siya, parang ganyan. Ayan, magsa-stop na siya. Pag na-reach niya na yung certain level, magsa-stop na. Like dito rin naman, ito yung sa parang sa inidoro din, ganun. Pag napuno na, i-adjust mo yung level kung saan mo gusto. Tapos pag angat, ayan, magsa-stop. Ayan. Pag angat, stop. Angat, stop. So ikaw mag-decide kung anong level mo gusto, yan. Ikaw maglalagay ng, ikaw mag-a-adjust sa angle niya kung anong gusto mong taas ng tubig para kung kailan siya titigil. So ayan guys, salamat sa panonood. Thank you sa mga nagsasubscribe. Thank you sa mga nanonood. Thank you. Bye-bye. See you on the next video.